ng Pilipinas at buong mundo. Na itay kapuso, perang po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Maraming salamat po sa nanonood sa atin sa Facebook at YouTube at sa nakikinig sa atin sa DZWB. Welcome to the program! Nay, Tay, Kapuso, Happy Valentine's, and please welcome my guests, Richie and Leren. Yes! Leren Bautista and Richie Rivero. Hi. Let's see. Welcome to the program. Rich, maraming salamat. Ba't ka nagmamano? Tuloy-tuloy na ba ito? Let's see. Pero on behalf of Fast Talk, maraming salamat. Because I know this is your first interview together in Philippine television. Maraming salamat. The honor is ours. Please. Thank you din, Tito Boy. Salamat. Maraming salamat. Off-cam, nagkukwentuhan kami ni Leren because I was trying to figure out kung kailan kami nagkasama sa Binibining Pilipinas. 2019. Gazina's time. Yes. First Valentine's together. Your thoughts. I mean, share with us what you can. Paano kayo magdiriwang? Paano? May mga plano? Tito Boy, first, siguro kahit, siguro konti lang rin yung pwede kong ma-share dun sa pagpunta namin kasi we came from Siargao. And was that your beginning of the Valentine's celebration? I think start na rin po. Kasi sobrang dami namin natutunan din sa isa't isa dahil first din namin na medyo malayo dito sa Manila na pinuntahan. And masaya siya and sobrang daming learning sa isa't isa. Hindi lang dun sa basta sa relationship namin, but mas nagkakilala pa kami. Mm-hmm. I mean, I'm of course forced to ask you this. I mean, katulad ng yung discoveries, learnings, natutunan sa isa't isa, Leren. I mean, do you share that idea na because of this trip to Siargao, mas lalo kayong nagkakilala, hindi lamang in the context of relationship, but in the context of being human beings. Katulad na. Mas dun sa kung paano pa kami mag-react dun sa bagay-bagay, yung mga ganun po kasi yun nga, again, first time namin na medyo malayo dito, and first time namin na talagang vacation din namin dalawa. Diba? At saka so, nakakahinga ng iba eh, di ba? Yes po, and yun nga, malayo dito, so iba yung kumbaga ibang setting eh. Perspective. Yeah. Uh-oh. So nasa island ka and you can breathe anytime, 'di ba? So yung mga ganung bagay. Leren, ikaw, what can you share? Feel in connection with the explanation. Feel ko kasi it's our first time to go out na kaming dalawa na malayo nga dito sa Luzon. So I feel like yung nakita lang din namin yung mga similarities and differences din namin in terms of traveling outside or kung kami man dalawa and yung mga adjustments din na kailangan namin gawin. Especially, kunyari, kapag may gusto kaming puntahan, kung gusto niya rin ba doon or kung ako mas gusto ko ba doon, kung ano yung simple things like yung sa pagkain, kung ano yung gusto namin kainin, doon, kung saan kami nagka-clash, minsan, oh, okay, sige, gusto mo yan. Saan kayo nag-clash pagdating sa pagkain? Usually kasi ako Tito Boy, pag tinatanong niya, saan mo gusto kumain? Sige, kahit saan, kung saan mo din gusto. Tapos pag nandun na... Ang dami mong reklamo. Ang daming gustong ibang kainan na wala doon. Yun lang, yung mga simple things lang naman. Pero importante yan. You know? Yes. That the relationship of people really evolved. Yes. Diba? It's not static. Mm-hmm. Sino mas seloso sa inyo? Hindi kasi ako masyado nag-selos, Tito Boy. Si Leren. Ako. Ako na po, Tito Boy. Aminin ko na. Pero paano, Leren, sinasabi mo? o tumatahimik ka na lang? Paano? Minsan, depende po sa situation, Tito eh. Pag minsan, pag kaya ko naman, naiintindihan ko naman. Pero may mga moments na sinasabi ko na din sa kanya. Kung nagsiselos na ako. Kasi that very simple line of sandali, nagsiselos na ako, sometimes it's very, very difficult to say. Yes, diba? Yes. Pero alam mo na pag nagsiselos. Minsan, Tito Boy. Minsan, minsan hindi mo alam. Okay. Oh, kasi, siyempre kung ikaw naman, Tito Boy, hindi ka rin naman gagawa ng bagay na alam mong ikakagalit. Diba?
So, kaya nga, minsan pagseselosan ka kahit wala kang intention. Yes. But you have to be sensitive enough to know that your partner ay medyo iba ng kilos. Yes, you, pero meron naman din, Tito Boy, na kunyari, wala ka talagang control dun sa nangyayari, di ba? Oo. Tapos magseselos, di ba? Parang pinanggagalingan talaga. Hindi naman. Parang may hugot ka. Oo. Halimbawa, external talaga yung pinanggagalingan ng selos. Oo. Pero totoo to sa napakaraming relasyon. At minsan, kinakailangan pag-usapan talaga. At hindi pwedeng maghulaan eh. Magiging problema. Okay. If you were to tell me your love story, how would you do it? Tell me your love story or tell me about your love story. How it started and how did you get to this point? Nag-start talaga, Tito Boy, during the feeding program. Yun naman talaga. I was about to ask you that. Yun talaga. Nakita ko yung photos. Okay, yes. The feeding program. Doon ko din siya nakita in person, nakausap din. May spark? Impression, Tito Boy, yung tinanong mo sa akin. Talagang, Talagang, ano ba to? Pero, at first, sabi ko parang, okay, artista nga talaga. Artista talaga siya. Anong ibig sabihin nun? Parang yung sorry po sa ibang pero parang suplado. Nag-suplado ka ta? Sinadya mo? Suplado. Para mapansin? Hindi, Tito Boy. Alam niya kung ano yung reasons nun. Ah, and okay. Kilala niya na rin ako kung paano. Bakit? Din naman ako. Okay. So, akala ko pormang pansin ang tawag. Hindi naman po. Ah, okay. And because of that, did you become more interested? I mean, with each other? Interested to do conversations, to get to know each other better. Doon ba nang galing? Ikaw? Ay, ako pala. Ganda na namula rin pag namumula ka. Parang nadagdagan yung blush on ko. Teka lang. Parang, in a way, Tito. I realize now as I look at you, yung kombinasyon ng morena at saka yung pag-blush, ganda pala. Ay, thank you po. Okay, you were saying? Yeah, feel ko in a way, Tito, kasi yung pumunta siya doon to help our community and to have a very meaningful birthday celebration para dun sa mga bata and dun sa tao po sa Los Baños. It was really different kasi hindi naman po lahat ganun yung ginagawa. And ako naman po before, as a beauty queen din naman, we do charity works din. And natuwa lang din ako na meron silang heart for that, to do that also. And to bring back to the people. Kasi iba yung naggagawa nun sa pakiramdam ng isang tao. Who invited you? Actually, Tito Boy, hindi kami dalawa yung nag-plan yan. Yeah. Oh. So, ako nagsabi lang ako dun sa friend kong ang kakilala na dahil dun ako papunta sa kanila, dahil galing akong Isabela that time. And then sabi ko lang, baka may kilala siyang pwedeng mag-organize, ganun. Mm-hmm. Kasi yearly ginagawa ko talaga siya before, especially before pandemic. And then yung nag-pandemic naman, halos the whole pandemic naman try kami to help and give. Tapos dun lang siya, Tito Boy, hindi talaga namin plan, di kami magkakilala before that. Dun lang din kami nag-meet. Mm-hmm. So, I think... Tadhana. Mm-hmm. Yeah. Di ba? Nakatadhana. Paano niyo narating ito? I mean, masaya siyang kasama. Especially nga nung mga times na doon, nung starting small talks. Marami rin kaming ginawa na sobrang simple lang pero talaga na-enjoy namin yung mga bagay na yon, pati yung mga mga road trip ganyan. Okay. Na ako road trip talaga, Tito Boy, kasi ang layo pa. literal na road trip, Tito Boy. Kaya, well, mula small talks, let's do fast talk. Okay, let's go. Okay let's start with Leren. Public service, private practice? Public service. Richie. Beauty queen, konsehala? Both. Lera, saan mas masarap ang bukupay? Tagaytay o Laguna? Laguna. Los Baños. Sino sa inyong dalawa ang nag-first move? Ako. Unang nag-I like you? Ate, ako. Tito Sige, ikaw na lang. Sino mas malambing? Ay...
Both. Mas mahaba ang pasensya. Ako. Siya po. Talagang sobra. Mas matikas ang ulo. Siya po. Sinong mas galante? Sige pa, ako na lang kuripot. The next one, mas kuripot. Ikaw. Seloso, selosa. Nasagutan natin. Okay. Unang nag-I love you. Ako po. Richie, your basketball idol. JJ Helterbrand. Lennon, your beauty inspiration. Pia Wurtzbach. Richie, most beautiful thing about Lennon. Everything. Lennon, sexiest part of Richie's body. lips na lang. Richie, best advice na narinig mo tungkol sa pag-ibig. Best advice? Again, pinag-usapan namin kanina pero not about this. Bigay mo lang wholeheartedly lahat. Lennon, complete the sentence. Pag basketball player, sweet lover na lang. Richie, complete the sentence. Pag beauty queen, pag beauty queen, ano ba? Matakot ka? Hindi. Sweet sa pag-ibig. Lights on, lights off. Lights. On and off. Blinking. Happiness or chocolates? Happiness. With a lot of chocolates. Melted chocolates. Best time for happiness? Anytime. Your Valentine message for each other? Ako muna. Oo naman, doon siya dati. Ako, Tito Boy, gusto ko lang, syempre, mag-thank you sa kanya for staying kahit anong mangyari, diba? And nagpakatatag ka for everything that's going on, and mas inisip natin na kung hangga't nasa tama walang kailangan baguhin. Lennon. Ako naman, I just wanna say thank you for being so patient din. And for loving me for who I am, and for doing everything for this relationship to work. Wow. Okay. I saw that post about Lennon being the one. Ang tanong ko, ito bang being the one, ang susunod ba nito ay pamamanhi ka na? Ang kasagutan po sa pagbabalik ng Fast Talk. Good boy. Back on the show with Lennon and Richie. Maya-maya po ay maglalaro po tayo ng shoot or talk. That's interesting. Punta natin yung the post about being the one. And yambay, tutuloy na sa atin kasi sa probinsya, di ba? Eh, pamamanhikan. Sabi nila, Ron. Richie? Sana, Tito Boy. Kinakabahan ako, pero sana. Pagkatotoo nun, di ba? Yung feeling na pag ang pinag-uusapan ay pamamanhikan. Nakakaba rin siya, Tito Boy, at some point. Anong feeling meron? Pag naririnig mo yung word na yun. Same feeling. Nakakaba. Kasi it's a big commitment din talaga. Yeah, but you guys, do you believe in long engagement? Or meron ba kayong timeline? This is not to pressure you. I have no intent. Pero anong inyong paniniwala? Kami, Tito Boy, may mga napag-usapan na rin kami. Even yung mga friends namin, diba, na na-engage, ganyan, or nagpa-plan ng kasal, na parang feel ko same naman kami na hindi naman siya dun sa tagal or what. Mm. Pero siguro mas ma-feel nyo naman din sa isa't isa kung talagang kilala nyo na rin yung isa't isa deeper. And meron din kasi syempre, Tito Boy, diba, yung kunyari masaya kayo ngayon, pero what if may mga challenges? How do you guys deal with that? And how badly you guys want to make it work, diba? Doon yung naman ma-feel kung eto mag-work to kahit ano mangyari, kahit magkaroon kami ng mga problems or what. Lennon, ikaw? Ako naman, before Tito, parang
feeling ko okay din yung long engagement and all. Kasi if you really want to prepare for it, if you're not ready yet. Pero at this moment naman, tama din. If kung ma-feel mo na rin talaga na okay ka na with your partner, I think hindi naman kailangan ng long engagements. As long as yun nga, kailangan pagbutihin nyo rin yung relationship. Kasi hindi naman palagi okay, hindi naman lagi masaya. So there would be challenges then, especially sa relationship. And even outside our relationship, kasi may mga work din naman kami. Feel ko naman yung long and or short engagement. Depende yun dun sa kung anong gusto talaga. But for me, kahit ano naman dun, basta ramdam naman namin and napag-usapan naman kung ready na ba talaga kami to really commit. And yeah, what I'm hearing is that wala talagang formula. Wala ako ang akin lang, I do not fall into the trap of being pressured. Ano yung pinaka-importanteng leksyon na inyong natutunan pagdating sa pag-ibig? Parang hindi nyo kailangan madaliin, Tito Boy. Hindi nyo rin naman kailangan intentionally i-delay. Diba? Basta go with the flow kayo, pero ando dun yung intent of getting to know each other more, diba? Kasi kahit gaano katagal yan, sabi nga nung iba, Tito Boy, diba, pag nakakausap tayo mga matatanda, kahit sobrang yung mga lolo-lola natin, may mga bago pa rin silang natututunan sa isa't isa. Tama. And hindi siya nagsistop, diba? May mga ayaw pa rin tayong gagawin ng partner natin na first time natin makikita, kahit sobrang tagal nyo na, diba? Pero ando dun pa rin siya sa kung paano nyo pa rin imamanage yung isa't isa. And again, dun sa kung gaano kayo kawiling na intindihan yung isa't isa. Leren, ikaw. Ako po yung connection dun sa sinabi niya. Feel ko yung leksyon or yung mga natutunan, dapat it's more on focusing on how you communicate with each other. Kasi again, magkaibang tao pa din. May iba't iba kaming gusto talaga. May mga hindi kami na pagkakaintindihan, may parehas naman kaming naintindihan din. So, yun yung kailangan talagang matutunan, yung communication din talaga. And, of course, yung choice din na to stick with your partner kahit anong mangyari, despite of dun sa mga hindi pagkakaintindihan, dun sa mga challenges din, and yun sa mga saya din na palaging na-experience nyo din. So, to cherish lahat din yun. And yun nga, choice pa din to be with your partner for kung ano man mangyari. Galing eh. Because you're acknowledging na magkaiba kayo. You're very different from each other. Ito'y diretsang tanong. Kahit yung inyong age difference has become an issue, halimbawa, at may mga kumukontra sa inyong relasyon, you being public figures. Yeah. Unfortunately, wala tayong masyadong control on opinions, on criticism. How do you manage that? Do you care? Ako, not too much either way. Ikaw, Leonard. Hindi din naman, Tito. Natatawa lang ako minsan. Kasi yung pag sinasama nila, tita daw po ako ni Richie, sabi ko, ate lang. Hindi naman tita, ate lang. Pero yun, Tito, in terms naman po din sa but that's a good way to handle that, ha? Ate lang. You were saying? Di naman sa age gap, feeling ko naman, Tito, sobrang nagkakaintindihan din naman kami with the level of maturity that he has. Parang, sabi ko nga, parang mas mature pa siya sa akin, pero ako yung mas matanda. Come on. Yung, how many years is that? Five, six? That's not so much of a difference. Yeah. I mean, you know. Mm-hmm. But tanggap natin that some people make a big deal out of it. I mean, hindi naman lahat ng tao nagkakagusto sa atin. Yes. Mm-hmm. Not everybody like, yes, not likes you or me. Meron tayong laro na ang tawag ho namin ay shoot and talk. Narito po, pahiram nga. In 10 seconds, Rich, dapat ma-shoot mo yan, dito ka, ng tatlong beses. At sabi ng aming resident fortune teller, pag ito daw ay na-shoot mo ng tatlong beses, tuloy-tuloy na sa kasal. So, pressure ba na ito? In 10 seconds, kailangan magawa mo yan. Halika, Rich. Dito. 3 times. Ako magbibigay ng bola, Chang Susan. 3 times? 3 times. So, may shoot mo, tuloy-tuloy na raw yun. Okay? Walang free trial to, Tito Boy. Meron naman. May free trial. Kailangan bigyan naman natin. Oo, meron naman dapat. Okay. 10 seconds. Sige. You can try. Ang tawag yan, try.
Ba't niluluwa? Parang hindi siya kaya nyo rin. Isa pa. Oh, naku. Ayaw talaga ng ring. Leren, paano yun? Hawakan ko na po yung... Chang Susan, palagay ko, kailangan may humawak doon. Oo. Si Chang Susan kasi dati, she used to play basketball. Okay, are you ready? Sige po. 10 seconds. Tatlong beses, tuloy-tuloy ang kasal. Time begins now! 1, 2, 3! Ano meaning ng Tita Boy kapag lumagpas? Lumagpas? Ninong-pas? Maraming salamat. Thank you, Tita Boy. And have a happy life. Thank you. Have a happy life. Minsan, it's a decision to have a happy life. Decide to be happy. Yeah. Thank you, Leren. Thank you, po. Thank you, Richie. Thank you, Dito. Maraming salamat. Always. Naitay, Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan at sa inyong mga puso. Be kind. Make your nanay and tatay proud. Hashtag say thank you. Just one, isa lang. Do one good thing a day and make this world a better place. Goodbye for now and God bless. Salamat. Boyso! Ang lakang bela sa barangay. Thank you. Chris Jazzler. Maraming salamat.